ito po ay tambakan ng pinag-harvestan ng mais sa Isabela. Yung tinatawag nila na corn husks. Yun o, malaki. Wow. Oh, patapay. Yun, yummy. Dali lang kumuha, na ganyan-ganyan nilang sa lupa, tapos lalabasan na sila. You know? Tago. Kawawa naman. Magtatago. Ayun. Isa na naman, no? Hello! Yun, malaki eh. Haba oh. Giging sa lago bang ito? Yun, isa. Tome. Tsatsaga ka lang dito, mapupuno mo isang balde. Ayun o, malapit na siyang maging sa lagubang siguro ito. Wala kayo, taba. Mababaw lang yung pinaglalagyan nila eh. Yun o, so, yung tub. Yun na naman siya. Ang laki eh. Dalawa.
Okay, no. Dami na. Ang dami na. Ayun. Galing ni Kuya. Pagtinghagad lang ng lupa, marami naglalabasan. Ha? Laki. Yung dalawa. Dalawang malalaki, oh. Uri, pag manaburtan na yan. Karoling. Yun. Taba. Yun, may isa na naman. Panami na sila magiging sa labubang dapat. Ayun, oh. Malapit na siya magpakpak. Yun, may isa na naman, oh. Dami. Apat, tapos isa yung sa labubang. Malapit na kasi ang May. May ang panahon ng salabubang dito sa probinsya. Kaya, ganyan. Ayan.
linisin na natin siya. Dami, no? Wala pang 30 minutes na pagkuha, yun na yung kadami na makuha. Tsatsaga ka lang, mapupunong mo isang bandi. Dami-dami. Ayun o, apat na magiging salagubang na. Masarap daw yan. Kainin daw ni Kuya mamaya pag panuto. Ano? Ganyan siya magiging bago maging pakpak. Magkaroon ng pakpak. Ayun, tas black na ang kulay. Yung iba brown. Iba-iba po yung kulay nito. Brown yung iba. Yung iba black. Yan, hindi naman siya nangangagat eh. Yan, meron na. Yan, nalinisin na po siya. Tatanggalin lahat ng kinain. Kinain nila na ano, balat ng mais. Malupa. Ganyan, kinakain nila. Linisin lang buti. Tanggalin lahat para malinis. Guntingin lang yung buntot. Tapos, pisain yung chan para matanggal yung kinain. Yung black-black na yan, yun yung kinain niya. Kaya kailangan matanggal. Para malinis. Ayan, malinis na siya. Malinis na, malinis na. Tapos, red vinegar. Masarap ang vinegar.
suntayin po natin siyang matrain, mawala yung tubig, masipsip ng arwag yung sundo, ng arwag o abalin yung tubig niya. Tapos medyo halo-halo, hanggang mawala na po lahat ng tubig niya. Tsaka lagyan siya ng oil. Ipirito na po siya. Tsaka bawang, tsaka sibuyas, paminta, tsaka yung pampalasa. Yan. Kumukulo na siya. Hintayin lang natin siyang madrain. Mawala na yung tubig, masipsip niya mabuti. Ayan, wala na siya. After a few minutes, masipsip na niya. Lalagyan na siya ng oil. Yung oil po na ginagamit niya dito ay kaya siya ganyang kublay kasi mantika po ng baboy ang ginamit. Nag-adobo sila ng baboy. Yung pag-aadobo nila dito, yung oil niya ng adobo, yun po yung ginamit dito. Para mabango daw. Kaya ganyan yung kulay niya, medyo black, medyo brown. Tapos bawang para bumango. Ilis na siya sa bawang at saka sa bawas. Wait natin medyo maging brown ng konti. Halo-halo daw. Tsaka na siya halo-halo lahat. Yun, hinahalo niya. Expert na si ate magluto. Lagyan na siya ng nilagyan po siya ng magic. Maggi magic sarap. Yun ang secret ingredients. Maging malasa. Malasa. Nabulol na. Para maging malasa, lagyan siya ng Maggi magic sarap. Yun po ang ginagamit nila dito sa probinsya. Pwede rin ajinomoto, pwede rin wala. Nasa sa inyo po kung gusto nyo. Wait lang daw po natin na maging crispy na siya. Maririnig po na siyang crispy. Yung tunog niya sa kawali. Magiging red na po yan. Magiging brown, golden brown. Pagluto niya. Crispy na siya. Malutong-lutong pag kinain mo. Yun daw ang sikreto. Para lalong masarap ang abalin at arwag dito sa Isabela. Ginagawa pong ulam pala dito ito. Pwede rin pulutan, pagkakitan, masarap siya iulam.